Crab doon sa top. Luckily dito, Bren Esports, ang ganda na pick nila for the Farsa. Yeah. Well, they've been dancing around naman for that part. And feeling ko ang maganda sa larong to, they're keeping the fill up sana nakapagbitaw yung Cyclops yata doon ng ult. And now we are seeing the Cyclops ult here, ha? Nako, mga kaibigan, Dilar advancing through that one. There's gonna be the top naman mula kay Rebo, pero I think that should be it. Oy, back up ni Pew dito. Tinamaan na si Dilar, he is down kill range. Lumap nits si my Venus dito just to dish out an answer for the damage na binubugan ng mga taga Bren Esports. Only Shadow Kill 3 activated as well. Oh my B, oh my G, hindi yun. Actually, ang mamamaalam ay ang B. Punibak siya at kuha na pati yung purple buff dito ng Onic PH. Fuel card PC, yes, question siya, pero of course, the mobility is there. Ang surprisingly, kayang isoak up ng Khalid yung damage, no? Yeah, it was heavy. Well, we got two members here. Maybe going for the casualty, pero hindi. Yung flank kaagad doon ni Oh My Venus. Ang ganda nung pasok ni Carl Z doon. The placement of the shadow to the Ogi shadow kill gets the kill para kay V. At sunod pa para kay Jay. Makunat naman si Jay dito. Last in now was able to cyclone out, pero hindi. Iyak no bilang bumate. Hindi. May tune po pa rin talaga si Last in dito. And good guess doon, tol, no? Na, we got the show talaga on the main support in the hands here of the top lane. They're really forcing ito na makuha itong turret dito sa taas. It looks like, no? They are totally forcing. Kasi ngayon, mapapansin ko yung Onic nagsasama-sama na, no? Pero, sige, bantayan natin, ha? Feathered Airstrike. Maximum range talaga kay Pew. Hindi rin basta lumalapit. Lusty, very confident to go in. Parang ginagawa niya yung Grak Classic mula Season 3. Yung playstyle dito ni Lusty. Pero binati siya ni Dilar. Goes in for Kalzi. Ogi Shadow Kill. Wala na siyang pake kahit ilan ang tamaan dyan. Kasi may dragon naman nalalamang. There goes Flopsy, the inner draft. Ladies and gentlemen, may iwan pa. Doon naman sa kabila, si paring Dilar. Unlocks the mega kill for Pew. And iya. Totoo, totoo. They're actually getting run down dito. Tapos sobrang nazo-zone out sila just by the ultimate kaagad lang ni Pew. Yeah, it was heavy. Now let's see here. Rebo taking a lot of damage. Mm. Oh my Venus, yung planets attack talaga. Iba pa yung na-target. Minion wave. Ladies and gentlemen, and there goes Katsi na naman muli. Tapos sakto yung pamipa dito kaagad ni Lusty. Way of the Dragon. Unlocks the mega kill na maalam na si DJ Khalid doon. Double kill. Meron pa si mata. Hindi na nga. Pinamuklat na lang para mawala. And that's it. That's a 3-4 non-next check. Nangyari yun? Pwede dito nakapag-comeback dito sila. Wise, they still have Iyakno as a sustain as well. Oh my Venus can still have a damage. Feeling mo na rin kung individual matchup. Pero tingnan natin ha. The Lord is being made use to the maximum dito ng mga member ng Bren Esports. Lumipat na ng base. Doon yung Yuzhong natin. May mega kill pat. Inuwi niya na lang at binulsat in-arbor si Oh my Venus. May minion pa. Onto the mid lane inhibitor. Tapos destroyed na rin yon. Top lane inhibitor turret. Ang susunod habang nasa may gadget na mga lulunod na mga skills na manggagaling mula kay Pew dito against the members of Onic PH. Wise is there. The top lane inhibitor is not yet destroyed, but doesn't matter. They're gonna be focusing onto the base itself. Minion wave comes in. Iyakno went for the dive. Curtsy will have the Ogi Shadow out, no? I think one Shadow out. Dilar gets traded. Ogi Shadow ilang ginawa dito ni Curtsy, and they went for the re-engage. Maximum uptime here for Bren Esports in fights. This is the second team fight, tol, that they are taking. Yes, Def. Kung baga na-sustain nila yon, and even just the Yuzhong lang yung namatay and totally annihilated the rest of Onic PH and getting at least two tier 3 turrets. Now, for any winning condition dito, kung iisipin mo, no, grabe. Look at that. Fuse win standing everyone from the side of Onic. And I guess Parish, this might be it. Yeah. I mean, those three seasons for Bren Esports becoming finalists, you know, is not totoo yan, pero mas maganda nagiging ikot ng Onic ngayon compared ng game number 1. And but Dilar might actually die here, ladies and gentlemen, and risk gaming. Pero eto ngayon, they are the one who's being aggressive, pero yun, the arrow will connect on Oh My Venus. Napakabilis. Even Lusty went for the flicker just so to get the kill on to Oh My Venus, but few messes up his dive. There is the trap though. At may naisama naman sa langit dito si paring Pew. Balangin lahat. Speaking of langit, may nanggagaling na spell sa langit. Mountain Shocker. Kita mo na kagad yung presence. Yeah. Pero ang threatening din niya, no? Ni Pew. Even for the backline. Tapos Lusty is very much willing to follow up on that, no? Even willing to burn the flicker. And Oh My Venus needs to be careful. Kasi, ayan o, ang bilis ng follow up ng Bren doon. Walang Mountain Shocker eh. For that part, para talaga mapigilan. And alam mo yun, mapamali ka ng abulilingo na kakagad ng Bren. But the problem here is mag-clean up na rin. Mga member dito ng Onic PH, Cyclone Eye, pinikap ka agad dito ni Flopsy para mai... Dito si Wise. Yeah, that's heavy, no? Did I get disconnected kanina? There's a part during my commentary. Okay lang. Now, we are back officially. Pew pa rin, man. The arrows keeps on hitting. Actually, very high pressure. Pero mukhang hindi na ganun kalinis yung follow-up ngayon na ginagagawa kay Pew. This is a very heated fight, Paul. Like, early to mid na naman yata yung comps o minamata nila, no?
Like, you know, ditch the scaling, man. Take the fights that you can. Even Flapzy are getting punished so early. And it does look like Onic PH is giving Bren a taste of their own medicine that they did kaninang game 1. Grabe, grabe yung aggression na pinapakita rito, ladies and gentlemen, ng Onic PH. They're really trying to every single buff ng Bren. Oh. Grabe yung away as they don't stop there. That's gonna be the young dispersion coming in from Oh My BC. Para nga lang dito na binabato din ni Baring J. And that's it. Dilar will be tagged. Coming in from Dawi. Avisa Laron. If you dito, went for the bite. That's the Soul Eater completing the kill. And there goes Oh My Bino from the kalmot na ginawa ng Roger dito. Pero gumanti pa rin naman si Oh My Bino dito after the dispersion gets the kill onto the Roger. As J here will be killed as well by Pew. Pero itong Uranus natin dito talaga was actually joining team fights. Yeah, yeah. They're totally joining team fights. And do you think, Rob, they need to switch their playstyle here instead of being too aggressive? I guess they have to keep up the pace. Yeah. Nako, grabe yan. Ayun yung reaction. Napakalinis ng pull up dito ni Oh My Venus. Pero yung engage on sa may orange buff ng Bren Sports. Yeah. So ngayon, medyo na nararamdaman na nila yung aggressiveness na ginagawa ng Bren. Look at that. Even Carl TC taking on the YSS just under that new turret. That's where they getting turrets for themselves. And there is no answer mula dito sa Onic PH. The fight carries on. Tuloy-tuloy lang. Jay here, I cannot think they're taking separate fights here. Dali si Oh My Venus, inispatan ka agad ni Ribo talaga. Napakabilis. They will commit for the taunt? No, not. Even the Hilda could be able to deal so much damage. Even Ribo na pwedeng mag all the way mage item. Just to look at how tanky Lusty is. Yeah, that's massive mga kaibigan. At nahuli na rin yung Mission Chain. So maybe forget about scaling kung yung carry nyo naman nawawala lang rin. Ribo sa may pinakarapan. And it's gonna be the post na ginawa dyan. Dito sa may daan ni Jay. Iyak, no body blocking that. Pero ang kulang ng damage, Paul. Kulang ng damage. Kanina pa si Ribo nakatambay dyan. Si Flapsing hindi umaaray. Blast Iron Fist. Abyssal Trap to the Abyssal Arrow. Re-engage na ginawa dito ni Lusty. And here comes Kurt. They have like the Atlas, yung mga ganong klase ng hero. And Iyak, no. It's like almost the same as what the Basha is giving them during the game number 1. Yeah, for this case, no. Pero sa damage ngayon ng Bren, even with Wise on, I can have a feel, no? Kasi may tumatamang arrow pa rin eh, pero ayun. Yeah, okay, maganda to. The Lord secured by the members of Team Onic PH, pero up to what cost? Maybe everything? Na maalam yung Roger lang din. Wala nang mga carries dito because the Yisun Shin will also bid goodbye. Tapos kita mo si Jay dito, patay, down the Abyssal Arrow, na si Nol Eater ni Pew. Dito napakainit talaga ng silina ni Pew. Pero naging gate na lang dun. Pasok si Iaknu. Two man, four, focus dyan. At of course, lalayo na lamang si Dilar. I think wala naman ng objective. Actually, inang-pressure na lang si Iaknu, pero sabi niya na alis na kayo, alis na kayo. Mm-hmm. At sana mapatay ng ganun, basta-basta si Dilar, no? Mm-hmm. Well, they're just gonna go here for the mid lane side. You get the Lord pushing on that inhibitor turret, but it's quite expected naman para makakuha ng push. Tola ako ng bawi, no? Ang inakala nating scaling ni Yusin Shin kay Iaknu na punta, no? Mm-hmm. Kumbaga, si Iaknu, ang maganda rito for the side of Onic PH is wala pa ni isa from Bren Esports could be able to bring him down. Siguro, they could be able to burst it once tamaan siguro ng pana and a good chunk of damage na magagaling kay Flap Easy. Yeah. Aside from that, kayang i-regen lahat ng damage na binabato nila. Kung di mo matuluyan eh, no? Kung di mo matuluyan. Tsaka, ito lang din, maybe they can capitalize kapag masyadong malalim si Iaknu. Tapos hindi maka-follow up yung teammates ng Onic. Importante pa rin. I think Iaknu should be mine. Para kay Iaknu. Kasi yung over, pero ito, may mangyari. Talon, laki doon. Yun lang. Carry pa naman, binulls ay doon mula sa Avatar of Guardian na maalam yung issue. Sinapit-pit eh. Binagsakan ba? Binagsakan ka. Ang isang malutong nagatot kacha. Pero ito, ito, kunat ang meron sila. Hindi damage. Kita mo, umaray coming from the AOE. On the melee from the Hilda. Buti na lang natuluyan yung Hilda. Naka-re-engage pa si Dilar because naka-on na yung kanyang counter on Inferno. Habol pa dito. May belat pang ginawa si Iaknu in this game. Number 2 might be it. Might be put into the pocket of the members of Onic PH na nagigigil. Makabawi. Sabi, no? Ito yung naging parang saving grace nila dito. The Uranus, since the damage na manggagaling dito for the Bren Esports is mostly melee. And kaya mas lalo na nakakapag-heal dito ang isang Uranus. Yung ingat ng laro. Wow. Yeah. Wow. Actually, looking forward. Yeah. They can actually do that, no? In the form of the Kufra. And that's what's happening right now. They went for Lusty here. Nabar na lahat ng G2 do it shoot pa dito ni Lusty. Lusty. So, ngayon, it's all about Bren Esports. Paano yung magiging sagot here? Jay, tumalon.
Yeah, alam mo na nakakatawa kasi yung idea lang na pag gumamit ka ng Farsa noon, pagtatawanan ka eh. Novelty pick eh. Ngayon talaga. Suddenly, nag-teleport sila kasi alam nila the next na kukunin ni Wise gonna be this orange buff. And yun nga yung nangyari. No. Well, they're tagging on Rebo. Hindi. One for each side lane here. And maybe this is the momentum that we are talking about. Dilar here went for the Falling Star Moon para kay Pew dito. Nakita ka na ba ng Loyi na na corner? Nagpapalo dito ng on PH in no particular order. Pero may ganti naman, mga kaibigan, na maalam. PL. No? Nakaka-miss makita ulit sila Cartesi dito. Grabe, Torn Draw, sulit na sulit. Bato by execution, go for the finisher. Damage dito against Onic PHJ na lang. Dito yung Roger. Piling ko nga eh, parang mas okay yata ibang clarify kaysa sa Roger dito eh. Yak mag-garing corner di ha? Nakabutan nga ba? Way of the Dragon ni Lasty Binner. Nasik dito ngayon si Wise. But they will not commit. Objecting is there. Dilar won't join the party actually for this. Nang ano, nang YSS. I'm thinking na you would just go for a melee carry kaysa Roger dito. Baka mas viable pa nga magharit eh minsan. But let's see here. We got the Lord already. This is not a Luminous Lord. They went for an explosive dive. Mga member dito ng Bren Esports ngayon, maalam na naman si Wise lagi na lang. Tingnan natin ngayon as they go for the push na maalam din yung Xborg, the top lane side being worked on by Flapsy. He is the drop in done in by Bren J defending the bottom lane side in him. And I think that's it. That's gonna be the first puncture into the base of Onic PH as they take the bottom lane inhibitor threat ng Bren. Ito, Bren Esports. Dilar, dito naman na natitira. Kini-AO na rin ng mga member ng Bren. And they're poised to take the win. They're not just gonna take one. They might take two as the top lane inhibitor turret ay masisira na rin dito. Dumi-depensa na lang si Omay Venus. Pwede yung airstrike. At kita mo yung buga ng damage doon ni Flatney. Iba talaga ang mga carries ng MPL. Grabe, grabe yung... that was actually I'm telling about. Yung takot ng isang Farsa sa isang lane. You have always this anxiety na ang hirap mag-ulti kasi laging meron at merong magdadash. Katulad doon, dediretso, parang double dash yung ginawa doon ni Carlitos. It's like, almost the same nga yung gusto nila mangyari kasi denied in din ng Onic PH CPU. Just luckily, nakapag-